Hindi po nabatiko si Energy Secretary Jericho Petilla dahil sa kanyang magkakaibang payag kaugnay ng supply ng kuryente sa ating bansa. Narito report ni Isay Reyes. Sinabi noon ni Energy Secretary Carlos Jericho Petilla sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagtaas ng presyo ng kuryente, hindi makararanas ng power failure ang bansa hanggang 2016. Sapat daw kasi ang supply ng kuryente magmumula sa mga power plant. From now until 2016, okay, we have the list that I have right now is the list of committed plants, okay, and there's a total of roughly around 1,400 megawatts na lalabas. Hindi pa raw dito kasama ang kuryenteng maisusupply din ang dalawa pang plantang matatapos itayo bago mag-2016. Pero ngayon, biglang pumambyo ang kalihim. Kakapusin na raw ng supply ng kuryente ang bansa sa 2015. Kaya kailangan magdeklara ni Pangulo Aquino ng State of National Emergency. Sa taya ng Department of Energy, aabot sa 500 megawatts ang power deficiency sa Luzon pagdating sa 2015. Dahil sa hindi magkakatugmang pahayag ni Petilla, tanong tuloy ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, ano raw ba talaga ang totoo? Kaya ang duda namin, minsan sinasadya ng gobyerno na sabihin bigla-bigla itong kukulangin pala ng supply para maipasok na naman yung emergency power. Sinagot naman ni Petilla ang kanyang mga kritiko. So ang gusto natin is kung walang national emergency, if they're willing na may brownout na lang sa 2015, because yan ang kalalabasan. Nilinaw ni Petilla na hindi magtatayo ng mga dagdag na power plant ang gobyerno sa ilalim ng national emergency. Ang gagawin lang daw ay kokontrata ng ibang power source tulad ng pagrenta ng mga generator o power barge. Pero nauna nang ipinunto ni Energy Committee Chairman Senator Serge Osmeña kahapon na mas mahalang kuryenteng mula sa mga power barge dahil pinatatakbo ang mga ito ng diesel. Sagot naman ni Petilla, patatakbuhin lamang daw ang mga power barge kapag nasa yellow or red alert ang power grid o tuwing manipis ang reserba ng kuryente dahil sa mataas na demand. Sa pamamagitan nito, maiiwasan daw ang sobrang pagmahal ng singil sa kuryente. Isay Reyes, GMA News.